Welcome to my channel. Ako si Mark Dar at nanonood ka ng Paint Varnish Tutorial. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kakalimutan ang mag-subscribe. I-click mo yung bell notification para maging updated ka sa mga susunod ko pang step-by-step videos gaya nito. Ayan, matapos natin ito mapahiran ng ating oil wood stain at makalipas ang isa hanggang dalawang oras, maaari na natin ito ipitan ng ating lacquer sanding sealer. Papatungan natin ito ng isa hanggang dalawang patong at mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Ang ratio natin dito ay 70-30, 70% ng lacquer sanding sealer, 30% ng ating acrylic thinner. Halimbawa, sa isang litrong lacquer sanding sealer, lalagyan lamang natin ito ng 1/4 liter ng ating acrylic thinner. Matapos natin ito ma-sprayan ng dalawang beses ng ating lacquer sanding sealer, liliyain natin ito ng number 240 at pupunasin natin itong mabuti at papahiran natin ito ng wood stain. Para sa ating wood stain, parehas lang doon sa ginamit natin nung part 1. Para sa unang parte ng ating video, ilalagay ko yung link sa ibaba para madali nyo masundan itong ating part.
delikado itong ating mahogan, eh, ganun din dito sa ating plywood. So ibig sabihin niya, nanda na ito para sa ating top coat. So ang gagawin natin dito ay yung matte finish. Gagamit tayo dito ng lacquer dead flat single component top coat. Ang ratio natin dito ay 70-30, parehas doon sa ating lacquer sanding sealer. 70% ng lacquer dead flat, 25-30% ng ating acrylic thinner. At magtitimpla rin tayo ng lacquer sanding sealer ng 70-30. At paghahaluin lang natin ito at handa na itong ating top coat. So ayun, lilinawin ko lang ano, matapos tayo makapagtimpla ng 70-30 nitong ating lacquer dead flat at magtitimpla rin tayo ng 70-30 ng ating lacquer sanding sealer at pagsasamahin lang natin ito at haluin mabuti at handa na itong ating top coat. Ganun din ang mix ratio natin sa ating clear gloss lacquer boysen para sa gloss finish. Para naman sa mas matibay na top coat, gumamit ng 2 component system, polyurethane Hasson top coat o kaya automotive urethane top coat. So ayan dito, gumamit tayo ng pabildilian number 800 o 1000 bago tayo magsimula sa ating top coat nang sa ganun maging makinis yung yari ng ating trabaho. At linisin natin itong mabuti ng malinis na basahan. Siguraduhin na walang kahit na anong alikabok bago tayo magsimulang mag-spray. Nang sa ganun maging maganda yung kalabasan nito. At magantay ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating top coat. I-sprayan natin ito ng hanggang 3 beses. So ayan, dito na nagtatapos itong ating step by step video. Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. At huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe, i-click mo yung bell notification para isa ka sa mga una makakapanood kapag may bago tayong uploads. So keep safe sa inyong lahat at God bless.